Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ang inyong na si Brother Joshua Olivares from the Christ-Centered Worship Church dito po sa Winnipeg, Manitoba. Ako po ay nagagalak dahil muli po tayo nagkasama-sama dito po sa programa Ang Buhay na Naki Kristo. Sa ating pag-aaralan po nitong gabi, tatalakayin po natin muli ang aklat ng Juan, Kapitulo 7, talatang 28 hanggang 30. Ito po sinasabi sa wikang Tagalog. Habang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya na malakas, "Totoo bang kilala ninyo ako at kung saan ako nanggaling? Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan. Ang tunay na Diyos ang nagsugo sa akin, pero hindi ninyo siya kilala. Kilala ko siya dahil nanggaling ako sa Kanya at siya ang nagsugo sa akin." Dahil sa mga sinabing ito ni Jesus, gusto na sana siyang dakpin ng mga pinuno ng mga Hudyo, pero walang humuli sa kanya dahil hindi pa ito ang oras niya. Zarapid verse 29 and 30 as our main text for this evening. Kilala ko siya dahil nanggaling ako sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Dahil sa mga sinabing ito ni Jesus, gusto na sana siyang dakpin ng mga pinuno ng mga Hudyo, pero walang humuli sa kanya dahil hindi pa ito ang oras niya. This evening mga kapatid, alamin po natin ang kahulugan ng talatang 29 at 30. And why does verse 29 show us the special and unique relationship that Christ had with the Father? And as well, sa talatang 30, how does this connect to the sovereignty of God? Yan po ang ating aalamin itong gabi. But before we get any further sa ating pag-aaral, let's kindly bow down our heads and let us pray. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa magandang gabi na binigyan niyo po sa amin. And sa aming pag-aaralan po nitong gabi, I am praying na maging malinaw at klaro po sa amin lahat sa aming pag-aaral here in verses 29 and 30 of John 7. Walang siyang maitaas kundi lamang ho kayo. Sa ngalan po ng Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. In Jesus' name we thank you. Amen and amen. Praise God. So, kung muli po natin babalikan ang Juan 7, talatang 28. Since we studied this last night, ang sabi po ng Biblia that Jesus was making some form of sarcastic statement sa kanyang mga, or at least sa mga Hudyo that was questioning who he was, and at the same time, they were saying that they knew who he was because lumaki po daw si Kristo from Nazareth at siya yung anak nila Jose at ni Maria ayon lamang po sa laman. Ngunit sinabi ni Kristo in a very sarcastic way, "Totoo ba talaga na kilala nyo ako at kung saan ako nanggaling?" Which napag-aralan po natin last night that yung pagkakakilala lamang ng mga Hudyo kay Kristo was simply sa panlabas, which means they only understood Him superficially. Pero yung true persona na ating Panginoon, they did not know. Ngunit, nabanggit po ni Kristo sa talatang 29, "Kilala ko ang Ama. Kilala ko siya sapagkat siya ang nagsugo sa akin." Now, this has to teach us a lot of things. For example, because Christ is from God, which is to say na He was not created by God, but it means nakasama po niya ang Diyos since eternity past. And therefore, for Him to say na kilala niya ang Ama sapagkat siya ang nagsugo kay Kristo would have to indicate relationship. Madalas na binabanggit po ni Kristo ang kanyang relasyon sa Diyos Ama all throughout the Gospel of John. Tulad po sa aklat ng Juan, Kapitulo 1, kung ating po bubuksan. Juan 1, talatang 18. "Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang buktong na anak na Diyos din nga at kapiling ng Ama." So John 1 verse 18 shows us, no one knows the Father
No one has seen the Father. No one has known the Father in all of its infinity and eternality. Which is to say, wala talaga nakakilala sa Diyos Ama to such a full, infinite, eternal grasp and degree. Ngunit, sabi ng Biblia, ipinakilala siya sa atin through means sa kanyang buktong na anak na Diyos din nga at kapiling ng Ama. So the only way na makikilala po natin ang Diyos Ama is if an infinite being comes down at siya ay magkatawang tao upang ipakilala, ipahayag kung sino ang Diyos Ama para sa atin. And this is so important because kung si Kristo ay hindi Diyos, kung si Kristo is not eternal, kung si Kristo ay tao lamang, nilikha lamang, he would not be able to ipakilala, we could say, or to introduce to us to the fullness and completeness kung sino po ang Diyos Ama, sapagkat ang mga nilikha ng Diyos ay mga nilikha lamang, and therefore limitado po sila in their understanding of the one true infinite eternal God. Ngunit kung si Kristo ay Diyos din nga at kapiling ng Ama, ayon po sa sinasabi sa talata 18 ng Juan 1, therefore, may kakayanan po siya na ipakilala ho sa atin the infinite eternal God to perfection. Kaya ang relasyon ng Ama sa anak is so unique, it's so special, kaya naman nabanggit ni Kristo sa Juan 7:29, kilala ko siya sapagkat siya ang nagsugo sa akin. The term kilala ko siya speaks not only of knowledge, but speaks of relationship, speaks of character, speaks of the unique pagsasama ng Ama at sa anak. Pagsasama ng Ama at ng anak with each other in eternity past. Kaya tignan po natin ang relasyon ng Ama sa anak dito po sa aklat ng Juan Kapitulo 3. Dito po tayo sa Juan 3, talatang 34. Sapagkat si Kristo na sinugo ng Diyos ay nagpapahayag sa atin ng mga sinasabi ng Diyos dahil lubos na ipinagkaloob sa Kanya ang banal na Espiritu. Mahal ng Ama ang Kanyang anak at ipinailalim sa kapangyarihan Niya ang lahat. Again, sapagkat si Kristo na sinugo ng Diyos, referring to the Father, ay nagpapahayag sa atin ng mga sinasabi ng Diyos dahil lubos na ipinakaloob sa Kanya ang banal na Espiritu. Mahal ng Ama ang Kanyang anak at ipinailalim sa kapangyarihan Niya ang lahat. So we see in John 1:18, kapiling ni Kristo ang Diyos Ama, and therefore, He is able to introduce, ipakilala sa atin kung sino ang Ama sapagkat nakasama po niya ang Ama. He was with the Father in eternity past, to which nasabi nga po ng Juan 1, talatang 1, nang pasimula, nariyan na yung tinatawag na salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Then when you get to verse 2, He was in the beginning with God. Kasama na niya ang Diyos. Kaya verse 18 makes it very clear from verse 1, the starting of the prologue, at sa katapusan ng prologue in verse 18, all that John is telling us in such great force and strong language na si Kristo ay Diyos at kasama niya, kapiling niya ang Diyos Ama. And then napag-aralan po natin in John 3, very clear in verse 34, 35, that si Kristo, ang lahat ng kanyang sinasabi ay nanggaling sa Ama. At alam niya yung kalooban ng Ama sapagkat siya ang isinugo ng Ama. And then in verse 35, ang uniqueness ng kanilang relasyon is so evident na mahal ng Ama ang anak at ipinailalim sa Kanya ang lahat ng bagay. Now, if Christ was simply just a created being, hindi pa pwede na maibigay lamang ng Diyos Ama ang kanyang kapangyarihan na ganun-ganun lang. Because the Bible teaches us in Isaiah 42 verse 8, I am the Lord at yan ang aking pangalan at ang aking kadakilaan hindi ko ibibigay kahit kanino.
at kahit sino, and to any graven image. So God, Yahweh, will not be able, and or rather, He will never give His glory to anyone else except Himself. Which in this case, kung si Kristo ay Diyos, ang Ama ay Diyos, therefore, ang Diyos Ama to give His glory, to give the authority kay Kristo, would indicate na si Kristo is of the same nature as God the Father. And it's interesting, mga kapatid, because ang sabi ng Biblia, in verse 30, kung atin po babalikan, Juan 7, talatang 30, sabi po dito in verse 30, dahil sa mga sinabing ito ni Jesus, gusto na sana siyang dakpin ng mga pinunong Hudyo. Pero walang humuli sa kanya dahil hindi pa ito ang oras niya. Now, it's interesting kasi yung statement ni Kristo in verse 29, kilala ko siya dahil nanggaling ako sa kanya, which would be a reference to I came from heaven, which nabanggit po niya in John 6, and then in John 3, na siya ay nagmula sa langit, siya ay isinugo ng Ama. And yet, the Jews understood this very strong language. Jesus was indicating He's of the same nature as of the Father. He is God. He is divine. Nanggaling siya sa langit. Kilala niya ang infinite God sapagkat He Himself is infinite. And yet, nagalit ang mga Hudyo because they understood exactly what Jesus was saying. Kaya gusto po siyang dakpin ng mga pinunong Hudyo. Ngunit, ang sabi ng Biblia, walang humuli sa kanya sapagkat hindi pa niya oras. Now, we've learned this a couple of weeks ago, yung ibig sabihin po ng hindi pa niya oras, hindi pa niya panahon. We see this in John 7 verse 6, hindi ko pa panahon para pumunta dyan. And then he goes on to say kanina in John chapter 7 verse 30, walang humuli sa kanya sapagkat hindi pa niya oras. And then we see that all throughout the book of John, even up to John 17. Ama, dumating na ang aking oras. Now this refers of course to the crucifixion. And the reason why walang pwede humuli kay Kristo is because this speaks of the sovereignty of God. Na talagang aware ang ating Panginoon Hesukristo sa sovereign plan ng Diyos Ama. Walang pwede pumatay sa Kanya, walang pwede humuli sa Kanya, walang pwede manakit sa Kanya, walang pwede gumalaw sa Kanya. Why? Because it was not His time. So this shows us na ang lahat ng bagay na nakikita po natin in the book of John concerning po yung ministeryo ni Kristo, walang pwede gumawa na isang bagay kay Kristo na hindi muna ipinahintulot ng Ama. At hindi po pwede mamatay si Kristo hanggang hindi pa natatapos ang kanyang ministeryo at para tuparin din niya ang kalooban ng Ama. So hanggang hindi po niya nakukomplete ang kalooban ng Ama, hindi siya pwede pang mamatay. Kaya sabi ng Biblia, walang dumakip sa kanya because hindi pa niya oras. That shows us the sovereignty of God. And in relation naman po sa atin, there's nothing that can happen to us unless ipinahintulot ng Diyos. At hindi pa rin po tayo pwedeng mamatay bilang mga Kristiyano hanggat hindi pa natatapos ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya may mga cases in our lives, mga kapatid, where we should have died a long time ago. Pero hindi nangyari because hindi pa tapos ang plano ng Diyos sa ating buhay. And for those who may be watching, maari na wala ka pang relasyon kay Kristo. Hindi mo talaga kilala si Kristo. And yet sa lahat ng mga bagay na nangyari ho sa ating buhay, you would have thought na you should have been dead a long time ago. But the reason why, posible, na hindi ka pa binabawian ng buhay, binibigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang mapakinggan ang kanyang banal na salita at tanggapin si Kristo bilang Diyos, tangkapagligtas at Panginoon na ating kaluto espiritu. At kung yan ang ating gagawin, tatanggapin natin na tayo ay makasalanan na tao, tatanggapin natin na tayo ay in need of a Savior, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Pero kung ayaw natin tanggapin, ayaw natin kilalanin si Jesus, ang sabi ng Biblia in John 8:24, kung hindi natin tatanggapin
na si Kristo nga, who He claims to be, tayo ho ay mamamatay in our sins. At pagdating po sa kabilang buhay, mahihiwalay po tayo sa biyaya ng Diyos, not temporarily, but for all eternity. Kaya what we see in verse 29 and 30, number one, in verse 29, yung unique relasyon ng ama sa anak at ng anak sa ama. And the reason why kilala po niya ang ama, he himself is God. At nakasama po niya ang Diyos in eternity. And nagmula po siya sa langit. And what we see in verse 30, nagalit ang mga Hudyo because they understood that Christ was claiming deity. Secondly, walang pwedeng humuli sa kanya because it wasn't yet time according to the sovereign plan of God. So this shows us, mga kapatid, habang nabubuhay po tayo, if we do not have a relationship with Christ, tanggapin po natin siya. He died on the cross of Calvary, nabuhay po siya muli to pay off our sin debt to those who would believe. And the only way to know Christ, the only way to know the Father rather, is to know Christ. Sapagkat kilala ni Kristo ang Ama. And if you want to receive eternal life, kilalanin po natin si Kristo, tanggapin po natin si Kristo. Sapagkat to know God is to know the Son. And to know the Son is to know God. Walang makakapasok sa langit kung hindi natin tatanggapin si Kristo. Kaya sabi ng Biblia po dito sa aklat ng Unang Juan, Kapitulo 5, Talatang 20, alam din natin ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nga ay nasa tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ang Diyos Ama ay tunay na Diyos. Ang Diyos Anak ay tunay na Diyos. At kung tatanggapin po natin ang ating Panginoong Hesukristo, kilala natin ang tunay na Diyos because of Christ. At tayo rin ay nasa tunay na Diyos because Jesus Christ is divine. Ako po ang inyong lingkod na si Brother Joshua Olivares. Just want to gladly remind you, mga kapatid, na si Jesus ay Diyos.